Like, ano? He said no, I'm going inside. Huh? I'm going inside. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, syempre hindi po ito voice over lahat, kaya huwag kayong bibitaw. At nandito pala kami ngayon sa bilihan ng chicken guys. Tandoori chicken, yung barbecue chicken ng mga Indian. So every time na pumupunta kami dito, may nakikita akong white chicken dito. Kung lagi nyong nakikita ay color red guys, ito naman ay color white. At ang hindi ko alam, akala ko guys okay na yun, iinitin lang at makakain na. Yun pala, iro-roasted pa siya. Tapos lalagyan pa ng milk cream. May nakain kasi ako doon sa restaurant na lagi naming pinupuntahan. Kaya nagkikrib ako masyado. Ang sarap nun kasi guys, sobrang juicy niya. White color din siya. Kaya naman nung nakita ko to, akala ko yun na yun. Ang hindi ko alam, iba pala ang recipe. So ayun na nga, nandito na, kaya no choice na. Sabi ni Mister, hindi mo yan mauubos kasi matamis-tamis yan. Eh syempre ako, mataas yung pride ko. Kaya sabi ko, huwag ka nang epal dyan, kaya kong ubusin yan. At yan na nga guys, luto na, kaya hinahanda na ni Kuya. Tapos halos hindi na siya makapagtrabaho, panaitingin sa camera. Sabi niya, gumagamit ka ng camera, pipicturan mo ako. Sabi ko, hindi kuya, binibidyohan kita, i-upload ko sa YouTube. Ay, hindi naman siya pumalag guys, natutuwa pa nga siya. So yan na, hindi na ako makapaghintay na iuwi yan sa bahay, sobrang bango niya. Kaya sabi ko, okay na yan kuya, akin na. Kaya ang sabi naman niya, wait lang, may ilalagay pa ako dito. Hindi makapaghintay. Tapos yung mga nandun naman sa loob na tigagawa ng roti, panaitingin din. Gusto din nata magpa-video ng mga yun. So, eto na nga guys, iuwi na namin. Eto na guys, yung nabili namin na chicken sa labas. Say hi! Hi! Say dinner time. Dinner time! Nalalati. Auntie, yung ka na, hello? Auntie, kain daw tayo. Ko na. Auntie, isa. Hmm? No, sub auntie, sub. All auntie. Huh? All is to take out or not? Then it's cold na. So we can come see. See. Half only. Only here. Cut loose. Kota sa'y. Sandag ini eh, stop. Ito na po yung. Oh, yike! Papa yike! Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken, guys. Oh. Sabi ko kalahati Kalu? Lang muna. Pero in fairness, ang mahal nito, guys. Compare so doon. Ayaw ko rin. Compare doon sa ano. But he didn't put ghee, I see. He put in the end. Compare doon sa red chicken, guys, na binibili namin lagi. Mas mahal to. Diba? Red chicken. Compare that in the red chicken we buy every time carry. This is expensive than that. So, kain muna po kami. Said we eat. I eat. Bye. Bye. At afternoon routine ko na guys, gagawa na ng roti ang inyong sisinor. Kaya sabi ko, why not, magbibideo nga ako. Tapos syempre sabi ko, habang gumagawa ako ng roti para hindi ako maboring, manood na nga lang ng K-drama. So ito na guys, the moment of truth, pakinggan nyo. Kasi siya ay minabuhok ng pamahal. Oras na po para sa press conference. Salamat po sa nagawa niya.
diba guys, K-drama is life ako. Ganito yung gawin nyo habang may ginagawa kayo para hindi kayo mainip. Pero syempre, pag andito yung biyanan ko kaming dalawa ang sa kusina, hindi ako nanonood ng K-drama kasi hindi ko na maintindihan kung sino yung pakikinggan ko. Mahilig kasi siya magkwento ng mga nakaraan niya. Yung mga bata pa kuno siya, mga alaala niya sa mama at papa niya. So ako, syempre nakikinig ako. Yun na lang din kasi ang libangan niya, yung pagkukwento ng mga nakaraan niya. Nag-iisa lang kasi siyang anak na babae guys, tapos tatlong lalaki. Tapos yung dalawang kapatid niya, hindi na rin siya kinakausap. Isa na lang yung tumatawag sa kanya, tapos wala na yung mama at papa nila. Kaya sabi niya sa akin, hindi ka nag-iisa kasi nandito ako. Kung ikaw malayo ka sa pamilya mo, ako naman wala na akong pamilya, kundi kayo na lang. Kaya siguro ganun na lang siya magmahal guys. Maalaga at mapagmahal talaga ang aking biyanan. Kasi ang pagmamahal daw na hindi niya naranasan sa kanyang biyanan ay ibibigay na lang niya sa kanyang mga manugang. Ayaw daw niyang pagdaanan namin yung napagdaanan niya sa kanyang biyanan. Kaya naaawa naman ako guys kasi kitang kita sa mukha niya at sa mata niya na napapaluha-luha habang nagkukwento siya sa akin. Kaya sobrang blessed ko sa biyanan ko kahit ganito lang ang buhay namin simple. Kasi para sa akin hindi mapapalitan ng kahit anong yaman sa mundo. Ang pagmamahal ng isang tao. Kasi kahit anong material na bagay, kaya mong bilhin kung may pera ka. Pero ang pagmamahal at ang pag-aalaga, hinding-hindi mo yun mahahanap kahit saan guys. Kahit sabihin pa natin na ikaw yung pinakamayaman sa buong mundo. Hindi mo kasi pwede ipagpilitan ng sarili mo kung ayaw talaga ng isang tao. O diba guys, ang swerte-swerte ko. At ayan, tama na ang emot-emot nun. Roll ka na lang ng roti mo dyan. Siyempre, habang nagro-roll ako, guys, nanonood pa rin ako ng K-drama. Tapos, yung isang roti sa kawali, well, yung isa naman niro-roll ko. Sa paggawa kasi ng roti, guys, hindi mo pwedeng sabay-sabay na i-roll, tapos mamaya mo lutuin. Kasi once na matuyo na yung roti na hindi pa luto, guys, yung harina, hindi na masarap yun. Matigas na siya at hindi na nagbabalun. Kaya naman yung ginagawa ko bago ko ilagay yung kawali, ang gagawin ko ay binibilog-bilog ko sila ng pantay-pantay muna. Para mamaya, pag mainit na yung kawali, dalawa na lang yung pagtutuunan ko ng pansin. Yung pagro-roll na lang at saka pagluluto ng roti. Kasi nga nakagawa na ako ng bilog-bilog. Tapos kung ayaw mo maitim yung roti mo guys, roti na ginagawa mo pala, dapat pagkatapos mo siyang i-roll, tanggalin mo yung natitirang harina or ata sa taas. So, yun lang guys at i-continue ko na yung pagro-roll ko ng roti. Ayan na ang chicken guys. Tinay ko na siya. Tapos, kain-kain ng apple. Well, naghihintay. Ha? Maple chicken. Mayroon pa ito. So, hindi naman siya as in luto na luto. Half cook lang siya. Okay lang. Okay na po siguro. Mm-hmm.
camera na sure si Titi. Pa. Dahil chicken yung ulam ko guys, so mag roti ako. Ayan, ito karneng kambing, ito manok. So yan yung dinner namin.